Jane is that. Yon guys, NXT Bros brand na. So alam mo na agad. Hula kaya ang mga idol na natin malulupit. I just wanna point out. Drafting pace na tayo mga idol. Pag nakikita natin yung brand kapag nagda-draft sila sa player camps, usually these are young people. Nakangiti eh. Nakangiti. Pakilda Johid. Ganda ha. Ganda ng pick ng ano ha. Uy! Gago! Nasaan si Rene J? Uusap-usap. At nagmumuni-muni. Nasaan ka Rene J? Black. Tama. Chat lang sa Rene J. Ba't di ka naglaro? Oo, si Sirius. Kalaban niya nga ba? Oo. Oh, hindi. Hindi, kaban niya ito. Kaban niya pala. Kalaban niya si La Azkaban. Oo nga pala. Naglaro si Rene J. Kaya niya yan guys, kaya niya. Kaya namin yan. Pero yeah, Butters, mabalik tayo. Sirius Black ngayon ng NXP. Ah, sorry, ang Bren Esports. Yun yung NXP right now. Again, a lot of history. Bakit? Nag-gets ko yung punto. Bakit? Mabata in Koopa. A great pick, I think, para sa side ng Bren. Si at least negate the zoning capability na meron ng NXP. Hindi ka naglaro. Remember, si guys. Ito yung mga type ng heroes ng NXP. Eh. Yung sugod tayo, aggressive tayo. We have also late game and teamwork prowess talaga, Butters. Mm-hmm. And kung papasinin mo, ha, itong laban na to, it's not about, parang alam mo yun, it's not only about the points. I mean, kailangan ng brand ng points ngayon. Pero kung iisipin mo, this is a battle of pride. The battle of kaya pride. Kaya seryoso din yung NXP. Ano na to? Ito na naman si Rene J. Laban na ang social media, madalas sumasabog after this. Ito yung mga type ng laban na yung mga YouTube VODs ay nakaredy na. Yung mga YouTube titles, naka-ready na naman. Oh, tapos meron pa nakalagay diyan, depende pa sa mananalo. Pati si Hesa naglalaro. Wow, laban ng Bren Esports. Yung mga ganun or Bren Esports, Carl TC, nanumbalik ng lakas. May ganun. At sure ako, mamaya, ina-analyze na to ni Yuji, ni Togi, tsaka ni Honda Beast. Matik! 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 Panoorin nyo na. Push live na. Push live na. Ilista mo na. Alam mo, kanina nakita natin si Eso na nagka-cast. Baka pwede pa tayo magkaroon ng mga ibang guest casters dahil dun sa mga analysis natin, sa mga analyst natin na mga former players din ng MPL. You have the Esmeralda 4th pick right now. Ang tagal pinili to ng Bren Esports. Oof! Sabay Cupra ni Lusty. Mukhang double course eh. Okay, hindi ko pa alam kung saan pupunta tong Benedetta at pupunta yung Paquito. Kayo ba? I think nasaan si Rene J? Depende sa jungle pero knowing na lang sila to, papakita yung mas magandang jungler para sa Bren Esports tapos bibigyan nila kay si Rene J, guys. Kay Flap Tizzy, okay. Yung ating Benedetta. Now, NXT, ano kaya ang decision nila? Explain ang hanap nila sa ngayon. Konti na lang yung choices, meron kang Glue, pwede siguro Yuzong, Uranus for NXT. Uranus, pwede, to be no? Good, para kay Kuya James. There's, tinanggal nila yung Thames, so I really think that pwede sila mag wala ding barats. Actually, XP lane, madalas yung natanggal dito, Uranus. Putang ina mo! Nice prediction mo lang. Vacation! James Bugo ka. With the Uranus. Nakilala natin si James bilang isa rin sa mga matitikas na player. Lalo na pag pinagamit mo nitong mga type ng fighters, the Uranus, kitang-kita natin yung thumbs niya. Nasa vacation ko si Renji, guys. So, nag-chat. Taas ng zoning potential. Nasa si Renji. Uranus, I think vacation. Na-balance ng NXP. Yung kanilang lineup. Butters, talk to me about the draft this time. Nasa vacation si Renji. Draft for you? Oh my God. Oh, I personally think that ang much simpler draft na i-run dito would be onto the side of NXPE. Looking at it, meron silang simpleng tanong, simpleng sagot. Sino magdadala ng early game? Si H2O. Sino magdadala ng late game? Si Hesa. Okay. Ngayon, on the side of Bren, this is actually kind of a in-your-face. May hybrid. Si may hybrid eh. May pagka-hybrid. Hi, Bren. Nagulat nga ako actually. Ikaw pala yan, Terz? NXP, oh. Hindi. Kamukha ko lang si Hesa. Actually, ang dami ko ng kamukha ngayon. Kanina, nung nagdaka si Hesa, naku daw eh. Si Hesa na lang. Oy, naglag! Si Hesa na lang. Si Hesa nandito na eh. Pero drafting-wise, match yung laban. Sobrang match. Sobrang match ng drafting. Si Cartesia pipili dito. Kasi it makes total sense versus the sobrang match ng drafting. Kasi kung sakali na ang NXP ay gumuha ng assassin na jungler, pwede pa maging Benedetta jungle yun para side ng Bren. So, magpakita sila this time. Mukhang in-expect din to ng NXP. Actually, one time nung napanood ko yung press con ng Blacklist, binanggit ni Venus na may part na naiisip namin na pwedeng magpakito jungle si Carr pero hindi namin in-expect na gagamitin. Last time na nakita natin to kay Carl Tizzy, ay parang nabanggit natin na ginagawa niyang Lancelot. How threatening is this Paquito for you right now, Butters? Ako, naniniwala ako against Lancelot na hawak-hawak ni H2O.
pwede siya mag-give ng enough time para sa teammates niya na ma-burst down to. And kailangan din mag-give. Drafting wise, medyo much, much yung laban. Because one wrong dash could yeah, mean natutumba siya sa kamay ni Carl TZ. Ang ganda ng battle ng mga junglers natin this time, Carl TZ. Laban din kay H2. H2 even using the Bren skin right now. Para lang talagang in your face itong mangyayaring laban. Napaka-interesting nito. Ah, ngayon ko lang ulit, makikita. Okay, flat TZ on this Benedetta naman. Yay. Fighter side lanes. Kasi nagawa ngayon ng Bren skin. Ganun read nga lang ng NXP. Kasi naisip nila na ay surely ito na side lane Benedetta to instead of the jungle na Benedetta. Kaya naman Uranus yung kanilang napili. I always feel na maganda ang Benedetta. Ang Uranus kontra sa Benedetta kasi nga meron kang passive na mapaprock at mapaprock dun sa Electrofire. Walang pakialam doon si Uranus. Siguro ang effect sa kanya yung execute pero hindi naman siya magpapababa ng ganun. At kahit napaka hindi walang nadadodge na skill si Benedetta wala actually, sa Uranus. Wala. Actually may tanong ako para kay Wolf eh. Kasi wala si Renegade guys. Do you think pinuyaksa din medyo ng NXPE na magkaroon ng feeling ko NXP jungle? Kasi if you think about it, kumuha sila ng Lancelot eh. Kumbaga pinipit na nila agad. Nasaan si Renegade? Na, ay, teka lang. Magpapakita sila? Mas gusto ata natin yung sa jungle ah. Masasabi kong pwede kasi sila mismo hindi nila hindi nga nila binan yung Rafaela eh, na potential na pwedeng kunin ng side ng Bren Esports at Rafaela Paquito napakalakas sana niya. Kufra instead ang napili ng Bren Esports. Pwedeng psycho move eh, no? Oo, pwede. Para sa side ng NXP at ganito ka next level. Nay na! Oy! Ang NXP EVOS lalong-lalo na ng nako. So ito, dito ako excited. Ang laban na ng mga tank. Lusty with the experience of, and of course the explosiveness of Iyawi dahil ang beses na sa atin pinakita na he can pull off miracle sets now answering this Kufra and Vue is also back bilang utility yep. And ito yung nakikita nating ano eh populin ko pa na position 4 na usually ang unang kinukuwang item is yung Demon Hunter Sword. I'm going to get damage dealer. Level 2 si Black TZ kanina, kaka-level 3 pa lang, at nako, hindi niya man lang ma-dodge si James. Oh. But then again, first blood mapupunta sa Bren sa top lane kahit na nalulugi nga si Black TZ naman ang bumabawi dito para sa NXP. Ito yung sinasabi natin, Manjin. It's a disaster. Na isang maling dash ni H2, kaya siyang i-take down ng isang Paquito. Yeah. Parang lugi yung spada ng isang Lancelot talaga eh, kung iisipin mo dahil sa kits na meron ng isang medyo pakita. Ano pala binigay at ng ano trade ng ano NXP ah. Tikman mo kamao. Tikman mo ang kamao. So I think for NXP they need to be aware na ganito ka action. Uy, Jackson oh. Si Carl TZ, look at that. Ginagawa talagang Lancelot eh. Meron eh, nagbay Zemo. Okay. Kulang na lang, may lumabas na tayo. Kasi kapag, guys, for the players din, meron kasing tinatawag na the Z movement sa mga Lancelots. For sure, maraming nakaka-relate dyan. And si Carl TZ. Ang sakit na ng sakit. Carl, siya ngayon, man. Sinusuntok-suntok si James. As James will just use the ionic Paquito. Edge, ionic blades to get away. Right now, Bren Esports ang sakit na ng Paquito. Nasa depensa muna this time ang NXP. Mm-hmm. And mas nagiging pabor yung pacing ng game. Baka sa so, Bren Esports, yung Paquito talaga, napakasakit. And tingnan mo dito, si Yawi, susubukan niya mag-disrupt ng jungle ng kalaban. Pero nabalagbang niya sa seribo. Nung kalaban niya, yung buhay niya to half. Bobby na lang ako ng pag-NSC si Rimo! Esa! Esa is the key. Siya ng flowing blood normal, syempre with the help of H2. So sabi dito ng NXP, bawiin natin to. Delay natin si Rimo, pag-farmin natin si Esa this time. Lakas din na loob ng batang to eh, no?
nung gumamit ng flowing blood, nag-flaker in pa. Mana talaga sa itsura mana, ko, kuya ba? Mana. Talagang matatang kaya kayo paglaban. Kayang-kaya. Kesa thirst, eh. Kesa thirst talaga. Kesa thirst. Kidding aside, guys. Kidding aside, that was a great bang play coming out from Mehesa. No, wala kayong burst. Naku po! Delikado yata yung dalawa dyan. Pero may trap talaga. Doon ka malulungin dahil nga may popolin kupa. That is Bren Esports canceling out. Ang hirap gawin yan, basta wala si H2O. May rotation na gagawin sila dito sa bottom lane. This is James. Teka na. Makapagamit ang kanyang, kanyang ultimate. As James will try to run away, nandito si Yawi for the support. But this is Bren pressuring. Pressuring this XP lane, pare ko, Butters, ha? Dito yung tinatarget talaga nila. And si Flap, yung alam nilang mahihirapan, eh. Alam nila yung taas, okay lang, eh. Bang. Kahit na mapagay si Rebo, no? Welcome na natin dahil still, ano pa rin to, alis pa rin to, at nakita natin si Hesa nung week 1 na kaya niyang gumawa ng mga explosive plays talaga. Let's see kung aabot ba tong late game. Tingin mo ba, Butters? Kayang-kaya umabot ng late game, and if ever man ang Bren ay umabot ng late game, meron pa rin naman silang Rebo na Esmeralda na pwedeng umalalay sa kanila ng todo. Esmeralda versus the Alice late game? Parang ang hirap ma-way kung sinong lamang eh, no? Depende kung si kung madaming didikit kay Alice at kay Esmeralda. Kung mas kung mas dikit yung isang sabihin natin, kung mas dikit yung Esmeralda sa mga teammates dito agad-agad ng NXPE, nasa kanya na yung upper hand. Well, with that, Butters, masasabi ko lang, tabla pa rin ang ating matchup. 90 seconds ang hinihintay natin for the turtle. Chillax lang muna ang NXPE. Mataas ang kanilang late game potential because of this Alice. Yawi is also taking his time. They are now targeting Rebo. Ito na yung pangalawa. Pero nandito ang Bren. Yun yung pagsapak ngayon ni Carl Tizzy. Si Yawi ang magiging sacrifice. Sabay si Lusty. Ay hinuli pa si Hesa. Akala natin NXP na ang kukuha ng gank ngayon. Pero nandun pala sa likod ang Bren Esports, pare. It's a disaster. Itibag kamao para sa kamao. PNJ. Iran na sirapak yung mga sa sunsuntok. PNJ. Para sa suntok, sirapak lahat ng nasa daan. Iba. Iba. Ang pagbabalik ni Carl Tizzy Macanocci. Ni Carl Tizzy Macanocci. Alam mo yung kasabihan ng bata ka na kapag ka nagkwento ka ng matinong matinong kwento, sabihin sa'yo, sana sinapak mo. Ito yun. Ito yung ginagawa niya ngayon. And iba talaga eh. May movement yung ano niya eh. Yung pakito niya eh. Ayan na naman o. Oh, 1, 2. Iba. Utang na ang hirap. Ang Carl Tizzy. Kasi letter Z kumulaw. Mazigzag. Lagi. May zigzag talaga. Oh, yung pagpindot. Lansinot pa lang eh. Yung pagpindot niya. Laging may zigzag, Butters. Oh. Tsaka alam mo, Manjin. Besides dun sa letter Z na ginagawa ni Carl Tizzy, yung mga ibang heroes dito ng side ng NXPE, nag-rhyme na naman, hindi ko na sinasadya, pa-front talaga sila eh. Yeah, kaya nilang promante eh. Kaso harap. Ang problema, kapag humarap sila, may sapak. Ang hirap eh. Maganda yung farm ni Carl Tizzy dito. So kung ikaw ang NXP, kailangan yung gumawa ng play. Kailangan yung kumuha ng kill. Oh my God. But Flap Tizzy using his ultimate to get out. Oh my God. This is NXP once again in this type of situation. Okay, let's talk about NXP right now. Laging nasa ganitong sitwasyon sila. Madalas natin sila nakikita sa ganitong sitwasyon. And we know that they can pull off clutch comeback plays. Gaano kataas ang potential dito, Butters? There is going to be potential kapag ka nagkakaroon na ng lapses yung Bren Esports into their communication. Pero yung form ng Bren Esports ngayon, hindi basta-basta, Manjin Wolf. Konektado. Dago, binurog pa rin. Konektado.com.ph. Binurog, guys. Rusty and Pew. With that connection, and ngayon, napagamit na lang si Esa ng kanyang ultimate dito. Sinisave pa rin ng NXP ang kanilang tower. Nandoon sa likod si James. Mababak si Flap Tizzy. Pasok pa rin si Hesa ng kanyang blood. Oh! Pero nag-fight si Rebo sa dalawa. Third Rose, sina H2O palayo. Walang magkakapatayan as the tower will also stand still. 7-1, tatlong turtle pa rin ang kalamangan ng Bren. Meanwhile, hindi pa pala tapos ang laban. Ayun na naman! Zigzag zoom killing spree para kay Carl Tizzy. Gusto nila humarap, kaso ang problema, nakikita sila ni Gago, Carl Tizzy bilang mga punching bag. Yun eh, na-hallucinate na siya eh. Parang lahat nagiging punching bag na eh, no? Mm, parang gatas na nasa pack.
Ang galing mo doon, Wolf. Ang galing mo doon. Lumang joke na yun, pre. Yung mga, well, tayong millennial gets yun. Gatas na nasa back. Wow, outstanding performance mula kay Carl Tizzy. 305, 100% KDA. And then, kita natin dito na si Lusty. Iba rin yung galaw niya sa mga ganitong type ng hero eh. Kapag kayong tipong may initiation prowess, kaya niyang sabayan talaga si Carl Tizzy papasok. Yung mga ibang heroes na ginagamit niya dito, like Popol and Koopa, usually it's more of the control side eh. Oo, pero nga. Ngayon, kung pasok-pasok ang laban, dito na sila magkakaroon ng problema kasi si Carl hindi nagbibiro. Kumakaalalay lang si Lusty. Kumakaalalay, Carl, grabe. May pag-aalalay eh. In or out, Kuya Butters. Napansin ko nga talaga kay, ano, kay Carl Tizzy, siya talaga yung pinaka-explosive na jungle fighter na nakita natin. Eh. Siya lang yung ganyan eh. Siya lang talaga yung... Kasi, well, na-realize, meron tayong Renjo Pacquiao, may Edward Balboa. Siya lang yung malikot na pakito eh. Ito na si Carl, si Carl Tyson. Ito na si Tyson. Carl Tizzy Makonochi. Carl Tizzy Makonochi. I-reserve na lang natin si Tyson. Si Tyson. Ito na. Sa sobrang bilis na naka-apat na turtle yung Bren. Iba. Hindi ko maintindihan, men. Next level Pakito place. Mula kay Carl Tizzy. What we see is what we say, ladies and gentlemen. Carl Tizzy holding this game right now. Alam mo, napanood ko yung press con last time ng Bren Esports at sabi nila doon, may nagtanong, kailan daw i-unleash yung beast na si Carl Tizzy? Kailan daw ibibigay yung mga hero katulad ng mga assassin? Ito, fighter, ang ginawang assassin. Nagsawa na kasi siya sa mga spada. Oh my, can NXP again pull off a play? Guys, kailangan natin ilagay ang mga sarili natin sa side ng NXP ngayon. What is the comeback potential? What is the comeback play for them? What is the set? Dahil ngayon, sabi ni Awi, ito na ata ang sagot, Kuya Manjin. Si Lusty ngayon ay mawawala, pero napapasok na. H2O will get that kill. Nandito pa rin si Hesa, mapapa-flowing blood siya. Sabi niya, sabi na muna tayo, James. Habang tumatakbo na ngayon ang side ng Bren, apat silang tatakbo muna. Nice pick off mula kay Awi. Ngayon, Butters, matanong kita, yun na ba yun? Ito na ba ang opening ng NXP? This could be the opening. Remember, as explosive as Carl Tizzy is on this Pakito, meron pa ring certain limit ang Pakito kapag umabot tayo ng mga mid-game to late-game yung pa-transition na. So you have to remember, the clock is ticking pa rin. Uy, meron pa rin chance na... Shit, nasa game card? Hindi pa nakatingin. Bakit ganun? Walang hindi masyadong... No look punch eh. No look punch at ginamit pa yung sidebone. Ay, grabe talaga dumash do, pare! From tusok to suntok once again! I can't believe it, Carl Tizzy! Kakabanggit lang natin, Butters, ito na ba yung opening ng NXP? Pero sabi ni Carl Tizzy, no way! Hindi pa! Hindi pa! At ito nga, laban ng Pride to nakikita mo si Carl Tizzy, literal pinagsasapak niya lahat! The fighting pride of the Philippines! Of the Philippines! Ibang level eh. Pati yung... Ito kasi mga kapag naka-assassin emblem ka, may mga konting CDR na dagdag kaya namamaximize ni Carl Tizzy. Ano, nababaisip ko anong items na napili niya dito. Lalo na pag naka-war axe, sobrang bilis din kasi may added na CDR kasi. Speed, eh. Tsaka MS. Tsaka, ayan, naka-war axe, double axe build, Kuya Wolf. Axe Delicious. Brute Force. Ibang klase. Double axe. Oo. Sobrang infinite na nito. Ang kinagmurog. Axe infinity yan. Bakit? Tama naman eh. Pagka lumalaban siya, yung stack ng war axe, di ba? Wala naman kami sinabing mali. Axe infinity. Axe infinity eh. Tama naman. Eto, for me, kailangan. For me. Kayo na nagsabi niyo na. For me, NXP. Kailangan pa nila ng dalawang or tatlong pick-off na gano'n. Ah. Yung doon sa top lane kanina kay Lusty. Kasi Yawi, yung mga ejectors niyan laging flawless eh. Pero kailangan pa nila ng dalawa or tatlo. Kuya Butters. Ako, naniniwala din ako, they have to punish yung pagiging aggressive. Kasi sabihin natin, yes, Carl Tizzy, ang lakas ng damage niya. Pero kung mapapunish ko siya at malalagay niyo siya sa isang uncomfortable na spot, remember, meron silang Jawhead dito. Kapag natabato yan, papasok doon sa loob ng base, mapipilitan yung Brendan na pumasok na lumaban. Para isalba siya. Na lumaban. At ngayon, ganun ang pwede win condition ng NXP.
They're playing from behind right now. Ito na yung defense. Susugod yung Lloyd sa baba. Basag yung Torres sa gitna. At ngayon, sabi ng Bren, dito tayo sa taas. James, tumedepensa. Mapapagamit na lang si Esa ng kanyang ultimate. Lloyd muna ang gagawin. At papatumbahin ng NXP. Ito na ang pagsama-sama. Glooms coming out from Yelly Hayes. Bren, patient this time. Sumasayaw ang dalawang kupunan ngayon. Sino ang mauuna? Sinong may ejector? Flowing blood. Walang papasok. Few nag-aabang. Lusty as well. Nagpe-pressure ngayon yung Bren. This is the classic Bren. Pasok ngayon si Esa. Ito na yung tunay na laban. Yun yung ejector na hinahanap nyo para sa side ng NXP. Pero natuon sa likod. Sabi ni Esa makakuha tayo ng isa. Blood DC is down. 27 seconds. Esa! Bren Esports dito sa loob Esa, ng base. At na yun pa rin. Nagdikit-dikit ang NXP. Nice one! Mapapatumpa sa kanila. Ultimate defense. Abala. Kaya ni Ace yan. Sabi ni Ace, tumawa. Kabu! Laking pong burst dyan. Sige, tara! At walang mapapatumpa. NXP survives. Bren Esports, magbaback muna sila. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Punish is the name of the game for NXPE. Ang pera yun, shutdown. Considering na ang dami or ang lakas na ng firepower dito ng side ng Bren Esports, you have to know na mahirap pa rin lumaban under the turret, and the under the turret na play na ginawa nila save them the chance or save them in the chance of Bren Esports na tapusin na yung laro from there on out. Crucial moment, Butters, para sa side ng NXP. At ilang beses na natin nakita itong ganitong determination ng NXP in late game eh. Isa to sa mga characteristics kaya ng NXP yan, kaya yan. Na talagang pwede nating i-comment. Basta maganda dito mangyari, babato si Carl. Pag nabato niya si Carl, outplays, Carl lang naman damage dito eh. Dito nga pumapasok yung sinabi mo eh. Teamwork na pagdating sa late game. Oh, and this is the never say die mentality. Never say die. Wala nagkakasun ng top 10, no? Oo, sabi nila. Hindi nagkakasun ng top. Matatalo tayo. Matatalo tayo ng may swag. May swag. Lalaban tayo. Oh my God, nasa leg nyo ba? Nakonsil. Yawi. Nako, pero nasa leg. Doon binigay si Yawi. Ako na dyan. Babu. Oh no. Flowing blood in si Esa dito, pero hindi niya tutuloy. Habang nandito pa rin si Flap TZ. Habang nandukon nga si Yelly Hayes, mapadash out. Sabi ni Rebo, sige, mag-iwan lang tayo. Pero sinong naiwan dito? It's going to be James. Si James ang naging sacrifice. Brennies. Sa pack ni Carl. Will pick off two. Yelly Hayes, tinalunan siya ni Rebo, and it gave me parang yung a flashback, the history. Nag-flashback nung mga oras na magkakampi pa sila. Oo nga. Pero ngayon, nung hindi na sila magkakampi, si Hayes binato ng bulalakaw ni Rebo. Oh no. James is 18 seconds down for the count. Wolf and Butters. Pinipilit si Esa, may item si Esa kaya yan. Another defensive maneuver ang kailangan ng NXP. Ang taas ng kalamangan ng Bren, 8K, may, nako, libre pa nila makukuha yung Lord. Yung pwesto ni Lusty, kanina siya yung nagkontra dun sa conceal play ng NXP. Ngayon, mapipigilan na naman niya yata. Ah, lagi niyang kinukontra. At kinuit-nuit si H2 dito. H2, mapapagamit ang kanyang first kill out. Habang si James mapawala na rin. Nice save mula kay Yawi. Ejectoring H2 from that situation. Yung ginawa nung NXP, di ba, yung conceal mula dun sa sarili nilang purple buff, papunta dun sa may madang mid bush, na-stop siya ni Lusty. At hindi in-expect ng NXP na nandun na si Lusty. Kasi if you don't know, kanina tahimik eh, may maliit na play si Lusty kung saan siya lang yung naka-conceal, umikot siya hanggang dun sa crab, tapos nakapwesto siya dun sa bagong bush. Kaya nung nag-gumawa ng play yung NXP, hindi nila in-expect na may Lusty dun. Hindi in-expect. Next-expected. Sige, ayoko nang i-push siya. Full time, nag-fight na. Magsiribo. I-check na para kay Yawi dito. Nagpailaw na si na James. Meron ako po. Esa sa laban na to! At ngayon si Naribo ay buhay na buhay pa rin ang mga HBs. At nandun na rin ang mga sapak dito ni Carl. It is now Bren Esports. GG to guys, GG. NXP. Nandito pa rin. Nagyalag pa yung James, Ionic Blades. At tagal na laban! Hindi pa rin. Talaga nagigipap ang NXP. Bren Esports. Gutom na sa panalo at tinarget pa nila si H2, si Yawi. Tangina sila ng base. Bren Esports will take game number 1.
GG! Napakainit pa rin ang laban! Gago, binalagbab, guys! Nasa ka na rin ni Jay! The moments of brilliance na pinapakainit ang Bren Esports fans.